Hi everyone, good day. I'm Jo. I am a real estate broker and appraiser here in the Philippines. Today, I'll just be sharing with you our recent experience with paying the transfer tax. This is being paid in the local government, specifically in the treasurer's office where the property is located. So, the transfer tax is the tax imposed if you buy a property because it will be transferred to another person. And yesterday, I paid the transfer tax for a certain client, and I asked the client if I can share this experience with you, and umayag naman siya, as long as, of course, hindi ko babanggitin kung sino siya and anything specific about the property. I'll just be sharing this with you kasi marami yung nakaka-experience din with the same concern or with the same situation ng client natin. Normally, I do not accept engagement in transferring of title kasi tapos na ako dito, and I mean, graduate na ako. When I started, ito yung ginagawa ko in Metro Manila before I work as nagta-transfer ng certificate of title sa Tres Martires and in Las Piñas. So, but ngayon kasi medyo kakilala ko yung may ganitong concern, and sila mismo yung gumawa nung, or sila mismo yung nag-process. But hindi sila kumuha ng processor, and hindi ako tumatanggap because a lot of people naman are doing this, especially sa attorney's office. Meron silang mga staff and even yung mga secretaries, sila na rin mismo yung nagta-transfer. But since kakilala ko nga, so tinanggap ko na rin kasi nasimulan na nila and itutuloy ko lang naman. So, yesterday, ito yung naging payment namin. Ito yung naging payment namin. Hindi ko siya ipapakita, of course. Yung transfer tax nila is, yung tax rate is 1% of 75% of the market value or the selling price. And nagkaroon sila ng 25% surcharge of the transfer tax because this was paid late. Sila yung process nung una. So, meron na sila, kompleto na sila, nagkaroon na sila ng electronic certificate authorizing registration. Ito yung galing sa BIR, na bayad na sila ng taxes na capital gains tax at saka ng doc stamp or documentary stamp tax or DST sa BIR. But this one, nga, nawala na sila ng time kaya pinasa na nila sa akin. And ito, dapat yung transfer tax should be paid 60 days within or 60 days from the date of notarization. So, nag-lapse na yung 60 days kaya nagkaroon na sila ng 25% surcharge. Hindi naman siya ganun kalaki compared sa penalties ng BIR taxes, but still, additional cost pa rin siya. Hindi siya biro, libo-libo din, diba? So, sayang din yung bayad nila doon sa surcharge. Our next stop is supposedly in the office of the Registry of Deeds. Yun nga lang, nung nag-meet kami ng client and nag-turn over sila sa akin ng mga documents, nakita ko na wala yung owner's duplicate or yung titulo mismo. What they have is just the certified true copy and yung photocopy lang ng titulo mismo na galing doon sa may-ari or galing doon sa nagbenta. So sabi ko sa kanila, you have to get the original one, kung ano man yung hawak nung may-ari, yung owner's duplicate. Kasi we cannot register this in the Registry of Deeds if hindi natin may surrender yun. Because tatatakan kasi yun ng malaking canceled sa gitna. All pages, lalagyan yun ng canceled. If wala yun, hindi natin mare-register or hindi natin malilipat talaga. At hindi kayo magkakaroon ng sarili ninyong titulo dun sa nabili ninyong lupa. So, that's the complications ngayon. Kasi, bayad na si client natin ng buong amount ng property. And, nagpa-promise yung owner or yung seller na to follow yung titulo. But, hindi pa nabibigay sa kanila until ilang months na yung nakalipas. So, I just want to share this with you as a learning experience before kayo mag, before ninyo ibigay yung pera ninyo, or before ninyo i-fully paid, or before kayo talaga bumili, please make sure na nakita ninyo yung owner's duplicate na hawakan ninyo, and on the date of closing, which is if wala kayong broker or wala kayong real estate service professional na kasama, make sure na on the date of closing, yung date na magbabayaran kayo,
dala ni owner or dala ni seller yung owner's duplicate and other original documents. Kasi kung wala yun, makakabayad kayo sa BIR, makakabayad naman kayo sa treasurer's office, but hindi siya lulusot sa Registry of Deeds. I'm still waiting if makikita ni owner yung original or yung owner's duplicate. If hindi talaga makita or wala talaga, probably yung owner na lang mismo yung magsabi na hindi na nila makita, and we can do the next step. Ako na lang mismo yung magsasuggest na if wala talaga, ginawa nyo na talaga yung lahat, let's do this process na lang of reissuance para naman mailipat na yung certificate of title doon sa nakabilig. Kasi it's unfair. Unfair naman doon sa nakabili na and nakapagbayad na rin ng buo doon sa property na supposedly na-transfer na sa kanila. So I think that's a learning experience that I'd like to share with you today. So thank you so much again for your time and see you again next time. Bye!